Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jean, your Pinay Nanny vlogger working here in Hong Kong. Kung bago ka ho sa channel na to, please do click the subscribe button below on your screen and tap the bell so you're always notified every time I upload videos here in my channel. Sa video ito na to guys, hayaan nyo po akong i-share ko sa inyo ang personal kong experience nung ako'y nag-a-apply pa lang ng trabaho bilang domestic worker papunta dito sa Hong Kong. Itong tips na to or step by step na proseso at paraan kung paano ako nag-apply bilang domestic worker papunta dito sa Hong Kong ay personal kong experience. Base po ito sa personal kong experience nung ako'y nag-a-apply pa lang ng trabaho bilang domestic worker papunta dito sa Hong Kong. Okay, kung nandito ka sa channel na to at gusto mong malaman or wala kang idea or hindi mo alam kung paano ka mag-a-apply ng trabaho papunta dito sa Hong Kong, well, ito po ang video na to ay para sa iyo. Okay, unang tip po na maibibigay ko sa iyo, dapat maghanap ka ng or look for a licensed agency bound to Hong Kong. Siguraduhin ho na yung pupuntahan mong agency, ang a-applyan mong agency dyan sa Manila ay lisensyado siya ng POAA. Or pwede mong tanungin yung kaibigan mo, baka may kaibigan ka or kakilala ka na nandito na sa Hong Kong, pwede mo silang tanungin kung ano ang agency nila dyan sa Manila nung sila ay nag-apply bilang domestic helper papunta dito sa Hong Kong. Or best also, you can ask your relatives kung may kamag-anak ka, pinsan, or any kamag-anak na nandito na sa Hong Kong, pwede ka rin mag-ask for recommendation ng agency nila dyan sa Manila. Okay? Tips number 2, kung may agency ka na, may nahanap ka ng lisensyadong agency dyan sa Manila, dapat meron ka ng ready valid passport. Ibig sabihin, hindi expired, may ilang taon pa bago ma-expired ang passport mo. Kasi importante ho ang passport. Pag nag-apply ka ng trabaho papuntang abroad o ibang bansa, unang unang hahanapin sa iyo ng agency mo is yung passport mo. Siyempre, kung expired ang passport mo, hindi yung tatanggap yun. Kailangan mo munang i-renew. Kaya make sure kung gusto mo mag-apply bisang bilang domestic helper pumunta dito sa Hong Kong, dapat meron ka ng valid passport. Next, tips number 3 na pwede kong ibigay sa inyo is dapat financially ready ka rin. Kung gusto mong magtrabaho bilang domestic helper papunta dito sa Hong Kong, dapat maging financially ready ka. Kasi hindi po siya free. Yung sinasabi sa TV or sinasabi ng iba, wala ng placement fee ngayon. Huwag kayong maniwala sa ganyan kasi wala na ngang placement fee pero pinalitan lang naman yung pangalan. Meron pa rin yung sinasabing processing fee. Okay? Kaya importante talaga na pag nag-apply ka ng trabaho bilang domestic helper papunta dito sa Hong Kong, dapat ikaw ay maging financially ready kasi hindi po talaga siya free. May babayaran at babayaran kang processing fee sa agency, yung medical mo, yung mga ganong expenses. Anyway, gagawan ko ho siya ng another vlog. Maybe next vlog ko kung magkano ang nagastos ko papunta dito sa Hong Kong. Abangan nyo yan. Tapos, siyempre gagastos ka yung pagkain mo, pamasahe mo, boarding house mo dyan sa Manila. Kaya, hindi pwedeng makarating ka ng Hong Kong na wala kang gagastusing pera. Kaya, kung gusto mo talaga mag-apply ng trabaho bilang domestic helper papunta dito sa Hong Kong, dapat talaga number 3 ko na tip sa'yo is maging financially ready ka kasi hindi siya basta-basta ang gastusin. Gagastos at gagastos ka ho ng pera. Okay? Tips number 4 na pwede ko hong ibigay sa inyo is dapat maging honest ka. Be honest when you fill up the form. Kasi yung agency, bibigyan ka nila ng form na kailangan mo fill upan. Ito yung parang personal resume mo. Diba pag nag-apply ka ng trabaho, meron kang sinasabing resume. Dito sa Hong Kong, pag nag-apply ka ng trabaho bilang domestic helper, yung agency mismo na yun, bibiglang ka nila ng form, tapos pipil upan mo yung form na yun na galing sa kanila. Yun yung parang resume mo. Yun yung nangyari sa akin noon. Iwan ko sa ibang domestic helper na pumunta dito sa akin, pero on, sa Hong Kong, I mean. Pero on my part, binigyan ho ako kami noon. Sa group kami noon, binigyan kami ng form, pipil upan mo yung form na yon, and
dapat maging honest ka doon sa form na yon na binigay sa iyo, kasi makikita yon ng broker mo, makikita yon ng magiging employer mo kung ano yung inilagay mo doon sa resume mo na yon. Edi syempre ine-expect sa iyo ng employer mo na yon ay totoo. Kaya ang tips ko sa iyo, pag nag-fill up ka ng form na yon, dapat maging honest ka, kasi meron doon yung scoring. Let's say sample, speaking English speaking proficiency, meron doon 1 to 5, sisirkilan mo doon kung gaano ka kagaling sa English, magsalita ng English, 1 to 5 being 5 is the highest. Kung hindi ka naman ganun kagaling mag-English, ba't mo isisirkil ang 5? Hindi mag-i-expect yung magiging employer mo sa Hong Kong, ay, hire ko to si Maria kasi ang galing-galing mag-English, matuturan yung anak ko, ganun. Kaya maging honest ka sa pag-fill up ng form pag binigyan ka ng agency, okay? Meron din sa form na yun na sa cooking skills, i-rate mo din yung sarili mo. Let's say, marunong ka bang magluto ng Western food? Rate yourself 1 to 5, 5 being the highest. Ba't mo i-rate ang sarili mo ng 5 kung hindi mo alam magluto ng Western food or Chinese food, diba? Kaya maging honest po tayo sa pag-fill up ng form dyan sa agency, okay? Pagtapos ka na ng mag-fill up ng form na binigay sa iyo na galing ng agency, ibabalik mo yon doon sa staff ng agency. Huwag mong pagka-fill up, huwag mong dalhin pa uwi sa bahay niya, okay? Ibigay mo doon sa staff ng agency kasi isi-set up ka nila yung sunod na proseso, isi-set up ka nila for video interview. Yung mga nakapunta na dito sa Hong Kong, yung mga domestic helper na nandito na sa Hong Kong for sure, relate na sila dito sa video interview na to. Dahil karamihan sa mga domestic worker na pumunta dito ng Hong Kong ay pinagdaanan namin itong video interview na to. Meron doon silang attire na susuotin mo, pati sapato, susuotin mo yun. Tapos sa harap mo, nakaset up yung camera. Tips ko lang sa'yo, pag naset up ka na for video interview, be calm and honest, okay? Huwag kang kabahan during interview, kasi pag nasa harap mo na yung camera tapos kinakabahan ka na nagsasalita, malamang baka utal-utal ka o mahahalo ka doon ng employer mo na nagsasalita kang kinakabahan ka, okay? At saka maging honest ka lang doon sa mga isasagot mo, no? Kasi may yung staff doon, siya ang magsiset up ng camera, i-interviewin ka niya, naka-video ka habang ini-interview, kaya recorded yung video mo, kasi yung video na yon dadalhin yun ng agent mo papunta dito sa Hong Kong, kasi yon ang ipapakita sa mga employer na kliyente niya dito na nandito sa Hong Kong, no? Ipapakita yung video interview na yun para magustuhan ka ng employer na nandito sa Hong Kong. Yung video mo na yon, imamarket yan dito sa mga employer sa Hong Kong. Kaya huwag kang kabahan, maging honest ka lang doon sa video interview. Okay, huwag mong sasabihin, anong sasabihin ko doon, hindi ko alam. Don't worry guys, kasi bago ka isa lang sa video interview, may specific room doon sa agency na yung room na yon for video lang, for video interview. Bago ka ipapasok doon sa room na yun, bibigyan kanila ng paper. Iwan ko lang sa ibang agency, pero doon sa agency ko kasi binigyan kami noon ng paper. Nakalagay na doon ang mga question and answer. Mga possible question na pwede niyang itanong during video interview, tsaka may sagot na rin doon. For more tips siguro sa video interview, gagawan ko na lang siya ng ibang vlog kasi mahaba po siya, kasi may mga bawal isuot, ganon. Anong mga question, abangan niyo ho sa susunod kong vlog, okay? Aka, pang-anim na pwede kong ibigay na tips sa inyo is yung pag natapos mo na yung video interview na yon, kung mismong sa araw na yon maswerte ka na may broker na mismo, may agent na mismo nung araw na yon sa agency, automatic isasalang kanila doon for agent interview. I-interviewin ka ng broker or ng agent nag-aling dito sa Hong Kong mismo sa araw na yon, kung may available na mag-interview na agent. Pero kung wala, pagkatapos ng video interview mo, pwede ka lang umuwi sa boarding house mo, sa kamag-anak mo sa Manila, at aantayin mo yung tawag ng agency. Kasi tatawagan ka naman po nila, let's say,
Oh, Joanne, punta ka na dito. Or Maria, punta ka dito bukas kasi merong interview. May darating kaming broker, broker bukas. Sorry, may darating kaming broker bukas na mag-i-interview. Punta ka, ganun. Kaya dapat yung cellphone mo, pag nag-apply ka ng trabaho, papunta dito sa Hong Kong, palagi siyang naka-alert. Huwag palaging low bat at naka-silent. Dapat palagi siyang may charge at may ringtone para palagi mong alam pag may tumatawag sa iyo kasi tatawag-tawagan ka ng agency, ng broker, or ng employer. Okay? Doon at doon pala sa broker or sa agent interview na yon, one-on-one kang i-interviewin ng magiging agent mo or magiging broker mo. Siya ang broker dito sa Hong Kong or may-ari ng agency dito sa Hong Kong. Ganon. One-on-one kanyang i-interviewin sa interview room. Ang tips ko lang sa iyo, pag-igihan mo, galingan mo, at maging honest ka rin. Okay? Kasi importante pag nag-a-apply ka kasi ng trabaho, maging honest ka eh. Kasi pag magkunwari ka, let's say, inoffer sa'yo, kaya mo bang alagaan ang newborn baby? Pag yes ka lang ng yes, alam mo naman pala sa sarili mo na hindi mo kaya alagaan ang newborn baby dahil takot ka sa baby. Ba't ka mag-yes ng yes? Mamaya, pagbalik niya sa Hong Kong, ang inoffer sa'yo, newborn baby, kasi yun ang gusto mo. Na sinabi mo nung interview pala, ayaw mo kasi takot ka, di ba? Or minsan, hindi ka naging honest pag inoferan ka, kaya mo ba mag-alaga ng bedridden? Yung may mga sakit na matanda, nakahiga, hindi mo naman pala alam, wala kang enough knowledge kung paano alagaan ang bedridden. Ba't ka nag-yes, di ba? Kaya importante pag nagpapa-interview ka sa broker or video interview, maging honest ka. At galingan mo na rin kasi kapag nagustuhan ka ng broker na yon or ng agent na yon, automatic on the spot, papapirmahin ka niya nung green contract. Dati kasi nung time namin, green, tapos ngayon blue na. Blue contract na siya. Parang ganito siya, guys. Pakita ko sa inyo. Ganito siya, guys. Ganito yung blank contract na papipirmahan sa inyo. Takpan ko lang yung pangalan ko at pangalan ng employer ko, okay? Papapirmahin kayo ng ganito, siguro mga apat na copy yata. Papapirmahin kayo ng ganito mismo sa set down interview na yon ng agent nyo, kung nagustuhan kayo. Kasi pagbalik nila dito sa Hong Kong, itong blue contract na to na pinirmahan mo, ito yung papapirmahan din nila sa magiging employer mo, ano? Pero bago dito pipirma yung magiging employer mo, tatawagan ka muna ng agent na galing dito sa Hong Kong or ng agency or ng magiging employer mo. Mag-uusap kayo sa telepono, kaya yung telephone mo, cellphone mo, dapat palagi siyang may charge at may ringtone para in case na tinawagan ka, at least hindi mo ma-miss yung call niya. Pero don't worry, guys, kapag nag-one-on-one interview kayo at hindi ka pinaperma ng blue contract na to, don't worry kasi pwede ka naman magpa-interview sa ibang broker. No, marami namang broker na napunta dyan sa agency, hindi lang isa. Kaya pag may broker or may agent na pupunta dyan, tanungin nyo na kaagad yung staff kung kailan ulit magkakaroon ng broker or agent na pupunta sa agency na mag-i-interview. Huwag kayong magsettle sa isang agent lang kasi mas maraming interview, mas maraming agent ka na pinapainterviewan, mas malaki ang chance na madali kang ma-hire. Kasi paano kung nag-stick ka lang doon sa isang broker na yun, tapos hindi ka pala nagustuhan, eh, hindi ka naman niya hinanap ng amo dito sa Hong Kong, di ba? Hindi nag-antay ka lang nang nag-antay ng matagal. Kaya mas maigi, huwag kang mag-stick sa isang broker interview lang. Okay? Maghanap ka ng ibang broker interview sa agency mismo na yan. Kasi araw-araw pa iba-iba naman ang broker na napunta dyan. Or every other day may napunta sa kanilang broker galing sa Hong Kong. Okay? Tapos, ano pa ba? Okay, ang susunod, guys, pag yung broker na yan na nag-interview sa'yo, bumalik na sa Hong Kong at nahanapan ka na niya ng magiging employer mo, tatawagan ka. Pag nagka-agree kayo, tatawagan ka ulit, sasabihin sa'yo, balik ka na dito sa agency eh, kasi may amo ka na, ganito, ganyan. Report ka na for first medical. Why first medical? Kasi dalawang beses ka ho ibang medical.
Kung may problema pa, uulit ka pa ng medical. Pero kung may amo ka na, tatawagan ka ng agency or ng agent mo na report ka na bukas sa agency or report ka na ngayong araw na to sa agency for your medical. Okay? Kaya magre-report ka sa agency, magpapamedical ka ngayon. Pag na-medical ka na, mag-ante ka pa ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, depende kung ilang araw. Tatawagan ka ulit niya ng agency. Sasabihin sa'yo, oh, ikaw fit to work ka na. Bukas report ka na sa agency kasi magti-training ka na. Umpisa na ng training mo. Okay? So, ayun na nga. Pag tinawagan ka na na mag-report ka na sa agency kasi fit to work ka na at magti-training ka na, tips ko lang sa'yo, pag nasa training center ka, aralin mo kung ano yung tinuturo sa'yo. Kasi pagdating mo dito sa Hongkong, at least may idea ka na kung paano. Hindi ka na mangangapa. Dahil doon sa training center, tuturuan kayo paano magluto ng Chinese food, paano gumawa ng soup nila. Yung mahilig kasi sila sa Chinese soup, may sabaw-sabaw nila ganyan. Tuturuan ka noon paano i-operate ang vacuum, paano mag... set ng table, yung table settings, kasi doon kayo i-schedule for test the assessment. Tuturuan kayo pag-operate ng washing machine, ganun. Pero sa mga ex-abroad, okay lang, alam na nila yan. Sa mga baguhan, at least may idea kayo ngayon kung ano ang gagawin nyo doon sa training center. Tsaka yung ibang training center or karamihan sa training center, bawal ka gumamit ng cellphone sa oras ng training. Yung iba, kinukulikta nila ang cellphone, yung iba naman hindi. Tsaka doon sa training center, ititrain na kayo doon sa maliit lang or kunting pagkain lang. No? Yun, mararanasan nyo yun doon. Try nyo naman sa training center. Okay? Pagdating naman sa training, paiba-iba. Nung time ko, pag first timer ka talaga mag-abroad, ang binibigay nila 3 weeks. 3 weeks ka na sa training center. Pero pag ex-abroad ka, halimbawa galing kang Middle East, Kuwait, Bahrain, Saudi, Singapore, Malaysia, ganyan. Nga ex-abroad ka, bibigyan ka nila ng 2 weeks. Pero nung time namin, pag ex-Hong Kong ka, ibig sabihin galing ka na ng Hong Kong, magre-reapply ka lang ulit papunta ng Hong Kong, bibigyan ka lang nila ng 1 week. So, after ng training mo na yan, papadala pa nila sa TESDA. Pinadala kami noon sa TESDA for household services in situ assessment. Dapat ipasa mo yon. Kasi pag hindi mo na ipasa yon, mag-a-another bayad ka na naman. Kasi yung agency, hindi yun sasaluhin ng agency ang bayad mo sa TESDA. Ikaw mismo ang magbabayad noon. Hindi, magpipicture ka na naman. Tapos magti-training ka na naman noon. Ikaw ang magbabayad noon sa TESDA payment mo. Hindi po ang agency, no? Kaya pag nasa training center ka, pag-igihan mo talaga paano i-set up ang bed, paano i-set up ang table, mga ganun. Kasi lalabas yun doon sa assessment nyo sa TESDA. Kailangan mo ipasa yun. Kasi pag walang in situ, wala, hindi ka makakaalis. Okay? Tapos, pag na nakuha mo na yung in situ mo, kailangan mo yun ibalik sa agency. Ipapasa mo yung in situ mo na galing sa TESDA. Ibalik mo doon sa agency. Ibigay mo doon sa staff. Okay? Pag pumunta ka ng agency, kasi ipapasa mo na yung result mo sa training mo, yung TESDA mo, halimbawa in situ ka na, nakuha mo na yung in situ mo sa TESDA mo, ibigay mo na yun sa staff ng agency. Pagdating mo doon, tanungin mo na rin kung may schedule ka na ba sa UWA or may schedule ka na ba sa PIDOS para at least makatipid ka na, hindi ka na pabalik-balik sa agency para lang magtanong o tatawag-tawag. Kasi sa dami ho ng aplikante, minsan makaligtaan ka tawagan, kaya mas maigi kung nandun ka na, tanungin mo na kung may schedule ka na sa UWA or may schedule ka na sa PIDOS. Yung UWA ho ay 3 days siya. Doon sa UWA mag-aaral kayo ng Cantonese. Kung papunta sa Middle East, ang inaaral nila parang Arabic yata. Pag papunta ka dito sa Hong Kong, mag-aaral kayo ng 3 days sa UWA. 3 days yun. Dapat huwag kang malate. Kasi nung time namin, nung na-late siya, let's say, sinabing alas 8. Bago alas 8, dapat nasa UWA ron ka na. Kasi pag dumating ka na late, pinapalabas. Babalikan mo ang isang araw na yun. Imagine mo yun, imbes tapos ka na ng 3 days, nabalik ka pa ng isang araw kasi late ka. At pag nandun ka na sa UWA, aralin mo mabuti yung Cantonese lesson kasi pag pangatlong araw, meron kayong parang exam,
may written exam kami noon sa OWA, tsaka meron yung verbal. Magsasalita kayo doon, one-on-one. By partner kami noon, ang naibigay sa amin is sa market, yung pagmamarketing, may in the park, may mga sitwasyon na ibibigay sa inyo, tapos mag-conversation kayo doon by partner. Kailangan mo ipasa yun kasi pag hindi mo siya naipasa, hindi ka nila bibigyan ng UWA certificate. Pag wala kang UWA certificate, syempre hindi ka makakaalis. Kaya kailangan mo talagang ipasa. Kailangan mong aralin yung Cantonese lesson sa UWA 3 days yun, okay? Tapos, pag nakuha mo na yung UWA certificate mo na yun, ibabalik mo na naman yun doon sa agency para ka lang nangungunikta ng mga certificate tapos ibalik mo sa agency. Huwag mong darating sa bahay mo. Okay? Balik mo yun doon sa agency. Ibigay mo sa staff. Tapos, magpipidos ka na naman. Yung pidos is ano lang yun. Parang, noon kami, sabi nila, isang araw. Pero nung nandoon naman na kami, wala naman. Hindi naman natapos isang araw. Parang, kung tutuusin, half day lang siya. Ikaw din ang magbabayad nung sa pidos mo, okay? Okay, pag natapos mo na yung UWA training mo, may certificate ka na, natapos mo na yung pidos training mo, may certificate ka na, lahat ng certificate mo na yun. So, sinabi ko nga kanina, ibibigay mo yun sa staff ng agency, ibabalik mo yun doon. Tapos, di uwi ka na. Pagka-uwi mo, antay-antay ka na naman ng tawag ng agency. Mga ilang days, tatawagan ka nila. Kasi pag naka-uwa at naka-fidos ka na, ibig sabihin nun, malapit ka nang lumipad or magbiyahe, pumunta dito sa Hong Kong. Aantayin mo na lang yung tawag ng agency sa'yo. Kasi tatawagan ka niya, sasabihin sa'yo, oh, ready na yung visa mo. Bukas, report ka na sa agency for your second medical. Magsa-second medical ka na ngayon. Tapos, pag second medical ka na, ibig sabihin, bukas o sunod araw, aalis ka na yan. Kaya dapat, i-ready mo na yung pambayad mo. Okay? Yung pambayad mo doon sa balance mo. Okay? Or yung sinasabi nilang processing fee. Dapat ready mo na yun. Kasi pag nag-uwa, pidos ka na, tapos pinareport ka na for second medical, ibig sabihin nun, madali ka na talaga. Ilang araw ka na lang, magsisay goodbye Philippines ka na. Kasi pupunta ka na dito sa Hong Kong. Pagkatapos nun, kung yung result ng medical mo, let's say na medical ka ngayon, aantay ka pa nun ng isang araw or ako nun kasi isang araw lang kinabukasan tinawagan na ako ng fit to work na ako. Yung iba dalawang araw bago tawagan na, oh, fit to work ka na, report ka ulit dito sa opisina for your briefing kasi sunod araw or bibigay sa'yo yung pizza, lipad mo na, may nakabook na yung flight mo, kaya report ka ngayon or bukas dito sa agency kasi for briefing. Doon naman, pag report mo sa agency, anong tawag dito? Yung ibibriefing ka nila. So, yun nga, pag fit to work ka na, tatawagan ka ulit, sasabihin sa'yo, punta ka ngayon or bukas sa agency kasi fit to work ka na, magbe-briefing na, yun. Yung iba, doon pa lang sila magbabayad or yung iba naman, ahead of time, nakabayad na sa processing fee nila. Pero kung hindi pa, kailangan mo talaga yun isettle pag tapos mo na ang second medical or nasabihan ka na ng fit to work, report ka na for briefing, kahit say, doon sa briefing, isasabi sa'yo ng, oh, ito pa ang balance mo, dapat bayaran mo na ito bago ang lipad mo bukas kasi para wala ang problema, no? Tapos doon pala, pag na-briefing ka na, pag binibriefing ka ng staff sa agency, tips ko lang sa'yo na listen carefully and follow the instructions. Kasi yan yung final briefing mo, anong gagawin mo, anong oras ang lipad mo, ipapakita naman doon sa ticket mo. Pagdating mo sa Hong Kong, may susundo ba sa'yo? Yung iba kasi hindi sinusundo, magsasakay ka ng bus kasi ang bus dito sa Hong Kong is by number. Kaya listen and follow the instruction talaga during sa briefing mo bago ka lumipad papunta sa Hong Kong. Yung iba naman kasi binibigyan sila ng t-shirt. Kasi may nagsusundo sa airport, isuot mo lang yung t-shirt mo na bigay ng agency, alam na yon ang magsusundo sa'yo sa Hong Kong. Yung iba naman, kung hindi t-shirt ang binibigay, sasabihin sa'yo, pagdating mo sa Hong Kong, paglabag mo ng airport, paglabas mo, tumawag ka.
Doon naman, may free telepono dito sa Hong Kong. Paglabas mo ng airport, nasa left side lang noon eh, tumawag kami, yun ang ginamit namin telepono kasi free yun, hindi ka magbabayad. Tapos binigyan kami noon ng parang ano siya, bond paper, tapos doon nakalagay yung number ng agent. Tinawagan namin, hello sir, nandito na kami, nakalapag na kami, nandito na kami sa Hong Kong. Kaya sabi nung agent ko, antay ka lang dyan, papunta na ang magsusundo sa iyo, pero English po siya. At yun na nga guys, pagdating nyo sa agency nyo dito sa Hong Kong, hindi agad-agad kayo pipikapay ng magiging employer nyo sa agency nyo dito sa Hong Kong. Dahil sasamahan pa kayo ng staff or ng agent nyo mismo dito sa Hong Kong papunta sa immigration. Kasi may immigration appointment kayo dito, kailangan nyo ng appearance pag-apply ng Hong Kong ID nyo. And aside from that, kailangan nyo pa rin magpa-medical. Yes, you heard it right. Kasi pagdating nyo sa Hong Kong, may another medical pa kayo bago kayo i-turn over ng agent nyo dito sa Hong Kong papunta sa employer nyo. Okay? Yun lamang guys for this video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on my next video. God bless and bye!